So yun mga kasan, sabi ko nga eh, hindi ako magre-restock pero napa-restock ulit tayo dahil kailangan ko ng feeders para sa aking mga arowana. Mga arowana yun, isa lang naman. So, umorder ako ng feeders tapos dinamihan ko na rin kasi para masulit yung ano, yung biyahe natin. Para mabawi natin shipping fee kasi yung shipping fee ko sa ano eh, sa supplier ko 200. Teka lang ah. Sige. So ayun, sa ibang supplier ako kumuha ngayon, kaya medyo maliliit yung ating feeders sa ibang supplier te. Kaya medyo maliit siya ng konti ngayon. 50 pieces yan. Isa malaki, may ibang malaki pero may maliliit talaga. Mas maliliit talaga dun. Tapos may kumuha na rin ako ng mga ibang isda. Kagaya ng pleco, yan. Ngayon lang ako nagkaroon ito dito. Ang dami naghanap sa akin. Black pleco. Yan ang tayo dyan. Tapos, Corridora. Kumuha tayo yung Corridora. Ano ba klaseng Corridora to? Kalimutan ko. May maliliit tayo. Ilang pirasong Corridora. Mata cleaners. Saka, pumili din ako ng pleco pa rin ito eh. Albino naman. Oh, kumapit. Albino pleco. May gusto ng albino. Tapos yung may flower horn sila doon. Malalaki na yung fry nila. Ayan, ganda na yung groom na ito ah. Sana merong male. So, nag-testing ako ng apat. Red hot yung ano nito. Red hot daw yung jeans. Tapos yung may naghanap sa akin ng mga beta. Kaya kumuha rin ako ng beta. 5 pirasong beta. Na dumbo ear. Female to ah. Sana naman hindi female lahat. Platinum dumbo ear. Maliliit ang plastic nila yun, no? Pang betal pala ba? Mga juvie size to. Hindi pa natin alam. Ang ganda rin, no? Wow! Ganda rin. So, yan lang ang kinuha ko ngayon. Konti lang, worth 800 pesos yan. Tapos 200 yung shipping, bali pumalo ng 1,000. Ito order ko na to, no? Pero pag binenta ko to, itong 1,000 na to ay magiging 2,000 ang balik niyan para naubos ko yan. So ganun kaliit lang yung kita niya, no? 50%. Ay hindi, 100% pala, no? 100%, pero yun nga sinasabi ko sa inyo, bago pa kayo maka 6 digits sa mga ganyan, eh kailangan siguro ng 5 digits na piraso na mabenta, no? Kaya ayun, real talk lang tayo guys. Hindi naman ganun kalakihan ang kita nito. Pero dahil mahilig tayo mag-isda, eh ako hindi ko na rin pinapansin tayo. Gusto ko kasi marami lang ako isda. So ang dami ko lang isda ngayon dyan. Isipin ko na lang kung saan to ilalagay. Saan ba natin pwede ilagay? May mga bakante pa ako dyan. So ayun, na-prepare ko na nga pala kanina to. Yung mga lalagay natin ng beta. Meron tayong 6 na piraso. So, itong flower horn natin, nagayon ko na sa 20 gallons to para mabilis lumaki. Yan, i-divider ko na lang yan. Yan, tsaka dito siguro. Tapos, dito natin lalagay itong feeders natin sa baba. Pero maubos na rin to kasi may order ako mamaya eh. 50 pieces lang yan, may mga reserve pa, baka maubos din yan. Itong pleco natin, pwede naman pagsamahin to, dito na lang. Black tsaka albino. Itong Corridora natin, pwede naman to kasama. Saan baka ito pwede naman kasama? Pwede naman ito may kasama. Ang tayo sa ano, madali hulihin. Bottom cleaner dito na lang. Yan, dyan. Acclimate muna natin sila dyan. Yan guys, no, dahil sigurista tayo. Dahil sigurista tayo, bibilangin natin to. Tapos, ayun, dati yung kinukuha ko, mga ganito kalalaki. Malaki pa nga dito eh. Pero ito eh, mas maliliit siya. Ayun. Meron pa ganito kalaki. Ang layo ng size. Pero mas mura to ng konti. Actually, piso. Mas mura to ng piso doon sa kinukuha ko dati.
Pero yun nga, doon ako kumuha kasi meron silang ibang isda kagaya ng flower horn, ng betta. Wala kasi nun sa isang supplier ko talaga ng mga ganito. Kaya yun, sa iba muna ako kumuha. So yun, bibinahin ko muna to. Dahil may order ako na 30 pieces, tsaka 10 pieces. So ang matitira na lang sa akin 10 pieces, papakain ko lang din kay Kong yun. So yun mga kasang, na-release na natin yung mga bago nating isda. So ito yung ating mga feeders na medyo maliliit nga talaga, no? Medyo maliliit siya. Tapos yung flower horn, nilagyan ko ng ano, ng divider. Kasi medyo malaki na rin to, itong fry na to. Mabilis lang to lalaki dito. Ayan. Di ko alam kung ibibenta ko na to agad or palalakin muna natin ng konti. Ganda rin yun. Ganda rin guys. Parang ano rin, mag-exapar din yung mga yan. Tapos yung mga beta natin. Ito yung mga beta. Mga dambu ear. Pwede na natin divider. Yan, ito isang to sayang oh. Ang ganda pa naman. Walang mata yung isa. Ayun, yung kabila walang mata. Hindi ko alam, hindi na ito mabibenta. Baka yung freebie ko na lang ito. Walang mata, may tama pa. Tapos ito, medyo namumula. Ito lang yung nakita kong panalo talaga. Ayan, platinum dumbo ear yan. Makita. Ayan, platinum dumbo ear. Medyo malinis-linis to, isa na to. Saka ito, isa mukhang female. Tapos, yung mga ano natin, mga leko natin, pinaghiwaywalay ko. Yung iba nandito pa rin. Diyan ko pa rin nilagay. Pero yung iba, eh, hiniwalay ko na. Dahil naisip ko na kainin nila yung mga ano, mga lumot, ayan. Yung mga albay na natin, pinaghiwaywalay ko. Bawat slot nilagyan ko para may pakinabang tsaka para mas mabilis silang lumaki. Tapos yung mga bronze quarry natin, so isang to wala rin mata yung isa, ano, walang mata yan. Yung pa mga bronze quarry natin, so okay naman. Pinag-iwalay ko rin yan, yung iba nilagay ko sa fry. Yan, kasama ang fry. Tapos, ano pa ba yung mga nabili natin? Yun lang naman. So, yan, mag-update ako mamaya. O bukas pala. Ano yung mga stock natin? Nasukat ko nga rin pala yung mga tanks natin. No? Kasi ang feeling ko talaga eh, hindi kakasya to do sa bago nating lilipatan. So, malamang sa malamang meron mapupunta sa labas. Baka ito lang yung mailagay natin sa loob. Hindi ko lang oh. Kasi itong diretso na to, laki na agad na ng space na nasakop niya. So siguro, ito siguro hindi na natin may papasok to. Nasa labas pa rin. Tapos yun, pupunta ako mamaya doon. Pakita ko sa inyo no, kung ano yung mga pwede natin gawin doon at kung ano yung mga space natin doon na pwede natin paglagyan. Pakita ko sa inyo yung bahay na lilipatan natin. Tapos yun, kung may comment kayo kung ano may maganda kayo naiisip na gawin, eh comment nyo na lang. Alright. So yun na nga ang sinasabi ko guys, no? May order na sa atin agad itong mga feeders natin. 30 pieces agad yung in-order niya, so konti na lang yung matitira agad sa atin. So yun guys, no? 40 pieces agad. Meron pa tayo natirang 10 dito na naka-reserve na rin. Pati ako naubusan. Naubusan na rin. So ayun, sa susunod siguro mas dadamihan ko pa yung order nito, siguro mga 100 pieces dahil may mga regular talagang kumukuha sa kanya na maramihan din. Alright, glow tetra pa pala limang piraso daw na glow tetra. So yun guys, limang piraso, ganda talaga ng kulay nito. Samahan pa natin guys ng freebie na Molly. Saka syempre sticker. So yun mga kasang, no, hindi tumila yung ulan dahil
May bagyo pala ngayon, no? Kaya hindi tayo nakapunta sa bahay. Siguro bukas na lang. Kung di na uulan, eh, papakita ko sa inyo kung saan tayo lilipat.